Tong araw na to, intapat natin dito sa marking dito sa so may tuldok yan dyan, mga halos mga sa kanyang sigunyal. At itong kanyang lock dito, kung nakikita nyo yan, yung lock na yan, yun ang shoot naman natin dito. At itong part niya na to, yan, ito, shoot niya naman dito mga lods, mga idol. So, yan, shoot. Magandang araw mga lods, mga idol. Yan, so, basic tutorial tayo ngayon kung paano magsalpak ng Kickstarter shop ng scooter. Yan, so, Rosy scooter ito na Rosy Venus. So, applicable to mga lods, mga idol, sa mga GY6 na scooter. So, ito yung kanyang shafting ng Kickstarter shop. So, na-lost thread na siya. Yan, ay na-lost thread. So, ibig ko sabihin na round na, nabilog na. So, nawala na yung kapit ng kanyang spline. Ngayon, umiikot na lang yung kanyang Kickstarter dito sa kanyang shafting. So, ginawa natin, nilagyan natin siya ng groove para malagyan siya ng lock para hindi na umiikot yung kanyang Kickstarter dito. So, ngayon, isasalpak natin siya dun sa lagayan. So, yun ang turo ko sa inyo kung paano ba sinasalpak to, dahil yan kung yung makikita mga lods, mga idol. Ito yung kanyang Kickstarter shop. Yan, so, gear yan. So, ibig sabihin, hindi yan basta sinasalpak yan, may timing din yan mga lods, mga idol, para hindi kayo magka-problema pagka nakabit na dito sa inyong panggilid. Baka magkamali kayo ng pagkasalpak, baka naman kumalso or pagsipa nyo hindi na bumalik. So yun yung turo ko sa inyo kung paano yung tamang pagkabit ng Kickstarter shop sa ating mga motor yan. So ito yung ating motor. So tara mga lods, mga idol, samahan nyo ako. Ayan, nandito na tayo sa ating panggilid mga lods, mga idol. Yan. So ito na yung kanyang itsura ng kanyang shafting sa sigunyal. Ito yung mismong sigunyal or crankshaft. Ito naman yung components na kanyang Kickstarter. Ito yung pinaka-idler gear niya na iikot sa ating sigunyal na kinakabitan naman itong Kickstarter shop mga lods, mga idol. So may mga marking yan, may mga timing yan. Yun yung ituro ko sa inyo para pagka nakapagbaklas kayo sa inyong mga motor. Yan, meron siyang marking dyan. Itong isa rin, meron din marking to. Yan, at meron din pa meron pa dito sa taas. Yan. Di ma-focus mga lods, mga idol. Yan yung bilog dito. Yan mga lods, mga idol. Yan. So yun, kakabit natin. Unang-unang gawin natin ito kanyang gear dito sa kanyang sigunyal. So meron niyang maliit na tuldok dito. So nilagyan ko na ng white marking para makita nyo. So i-position nyo lang mga lods, mga idol, nakaharap siya rito. So ikabit nyo yung kanyang nut. So ipaikot nyo lang hanggang tumapat dito. Tapos ang sinod nyong ilagay ay itong kanyang idler gear. Yan. So bago nyo salpak, lagyan nyo muna ng grasa rito. Tapos hanapin nyo dahil may lock yan mga lods, mga idol. Yan yung nakita nyo, yung yun yung lock na yun na nakalabas. Papasok yan dito mga lods, mga idol. Yan. So dyan nyo ipapasok. Tapos yung kanyang arrow dito ay itatapat nyo naman doon sa marking doon sa kabila. Yan. Bali pa ganyan. Shoot nyo yung lock na ito doon sa groove. Sabay itatapat nyo yung arrow doon sa marking doon sa kabila. So bali pa ganyan yan mga lods, mga idol. At ito naman, itong part niya na to, kailangan naman ma-shoot siya dito mga lods, mga idol. So bali tatlo ang i-shoot mo dyan, dito, doon, at doon sa kanyang timing dito. So ikabit natin mga lods, mga idol. Tingnan nyo lang paano natin ikabit. Yan. Pero bago nyo isalpak, syempre lagyan nyo muna ng grasa dito sa dulo. Yan, so lagyan nyo muna ng grasa. Ayan, salpak natin. Unahin natin tong gear na to. So dalawang gear yan mga lods, mga idol. Baka mapagpalit nyo, ito yung mauuna. So magkaiba silang itsura, yung isa half gear lang, kalahati lang kanyang gear. Yan, salpak natin. Itong araw na to, intapat natin dito sa marking dito. So may tuldok yan dyan mga lods, mga idol, sa kanyang sigunyal. At itong kanyang lock dito, kung nakikita nyo yan, yung lock na yan, yun ang shoot naman natin dito. At itong part niya na to, yan, ito, shoot nyo naman dito mga lods, mga idol. So yan, shoot natin. Shoot nyo muna dun sa dito, yun maunahin nyo. Kailangan pasok yan. Iyan na siya mga lods, mga idol. Iyan. Shoot natin. Naka-shoot na siya rito. Yung kanyang arrow, ayun, nakatapat naman dun sa marking sa kabila. Dan. Pero hindi yan nakaasawa kaagad mga lods, mga idol. Makikita nyo, yung gear na to, nasa likod nung gear na yon. So, hindi pa sila magkaasawa. Saka lang mag-i-engage sila pag, yan, pagkasinipan natin yung ating Kickstarter. So, yun yung kanyang marking. May marking yan na tuldok. So, hanapin nyo lang pagka ganito yung inyong motor. O kayo nakagawa kayo ng ganitong motor, may tuldok yan. Tatapat nyo siya dito sa arrow na to.
itong part na to nakashoot naman dito at yung lock groove niya doon sa likod dito sa kanyang housing dapat nakashoot doon sa may kuntil nitong shafting doon sa likod. So yon, unang-unang kabit natin. Ang sunod naman natin ay ito. So may marking din to mga loose mga idol, yan. Yan, may marking din yan. Yung marking nito itatapat naman natin dito sa gear na ito sa ibabaw. Meron yang marking dito na bilog. Yan, makikita nyo yan. Yung bilog na yan, yun, dito natin iasawa yan mga loots mga idol. Yan. So isawa natin yan, tignan nyo. Shoot natin. Pag-asawahin natin yan, yan. Yan. Oops, layo. Yan mga loots mga idol, yan. So magkatapat na sila. Itong kanyang marking dito at itong kanyang bilog yon, so magkatapat na. Pagtatapatin lang natin sila bago natin naman isalpak ang kanyang return spring. So ito ang kanyang return spring, ito meron siyang baluktot dito, kailangan ma-shoot natin siya dito sa yan yung shop ano doon sa ilalim, kaya bali shoot natin siya pa ganyan. Tingnan niyo mga gusto mga idol, yan oh, ilalak natin siya pa ganun. Yan, so ilalak natin siya, tapos itong isa susungkitin naman natin para sumabit dito. So susungkitin lang natin ng screw yan. So tignan nyo lang mga loose mga idol. So gamitan ko siya ng flat screw. Yan. So susumpitin ko siya ng flat screw. Oh. So yan, nilipat ko muna dito sa bandang side yung camera mga loose mga idol dahil nasasagi ng ating kamay. So ngayon sumpitin ko din siya ng flat screw. Yan. So sabit lang natin yung kanyang ano dito, sabit lang natin to. Ito yung pinakabaluktot ng kabilang spring dito sa shafting niya. Yan, sabit natin. Tapos sungkitin natin ng screw. Dukutin lang natin sa ilalim. Yan. Dukutin natin. Yan. Yan, dukutin natin mga loots mga idol. Tapos isabit natin siya rito. Sabit natin siya dyan. Yan. Aho, mahirap. So, take two. Bumitaw siya mga Ludi. So ulitin natin. Yan. So yon, sumabit na siya mga loose mga idol. So may take to siya. Pagkatapos ng isalpak mga loose mga idol, so ilagay natin yung kanyang lock. So may lock yan dito para hindi lumabas yung kanyang spring. So paganyan ang position. Yan, so paganyan. Yan, so paganyan. Paganyan mga loose mga idol. Yan ang lock ng spring para hindi umigkas palabas. Bit natin. Uy, nalaglag pa. Ayan. So, okay na siya. So, yan na yung kanyang position mga loose mga idol. So, pagka nakabit natin yan, yan yung kanyang position. So, nakatapat na doon. Dito sa kanyang marking. Dito sa kanyang marking dito. Nailagay, nasabit natin yung kanyang spring. So, lagay natin yung lock mga loose mga idol at pwede natin ibalik yung kanyang mga CVT at yung kanyang pulley mga loose mga idol. So ikabit mo ko muna mga loose mga idol.
So ayan na mga halos mga idol. So kinabit ko na rin yung kanyang Kickstarter. So dito na natin Johan. So ito na yung ginawa natin. Yan, papakita ko lang sa inyo. Yan, so lagyan natin siya ng lock. Lagyan natin ng hiwa. Tapos para may lock para pa kahit tapakan niya to ay hindi na umikot kasi sasabit na siya dun sa lock ngayon mga halos mga idol. Ayan na. So ngayon, papapaanda rin natin. So papakita po sa inyo kung okay ba. So videoan ko mga halos mga idol at sisipan ko. Ayan. Kung aandar ba yung ating makina? Yan, so ano akong mamdar siya? Testing natin. Ayan siya mahabis mga idol. So maandar na. Ayan siya mahalos mga idol. So maandar na siya sa kickstart. Yan, so umikot na natin gulong. So ulitin natin. Patayin ko ulit. Tapos first start natin. Yan, so patay siya. Yan, patay na. First start ulit natin. Yan, mahalos mga idol. Smooth na smooth siya pa ang darin. Ayos ang ating gawa. Yan, so yan muna ang ating gawa ngayon. Ating tutorial ngayon mahalos mga idol. Kung paano ba ang pag-assemble ng mga parts ng Kickstarter ng Rusi, Venus, or so mga GY6 na motor. So yan, so napanda natin siya. So kidding naman yung ginawa natin pansamantagal. Para pagka may budget yung may aray, so bilhin na lang siya ng bagong Kickstarter. What? At home shopping. Pero sa ngayon, ginawan mo natin ang paraan. So okay naman. At yun nga, so salamat sa panonood mga Luz mga idol. Sana may natulot kayo na idea. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. So,